Mga boses na bihirang mapakinggan, hinaing ng mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan, isang simbolo ng pagbabago. Dalay pakiusap sa mga bobot, biyaheng totoo. Pinakabatang probinsya sa buong bansa, ang Dinagat Island sa Mindanao. Pero sing tanda naman ang kasaysayan, ang problema ng mga kababaihan sa lugar na ito. Doon ang may pinakamataas na antas ng maternal death rate o antas ng mga kababaihang namamatay dahil sa pagbubuntis o panganganak sa buong bansa. Ang dahilan, kawalan ng sapat na doktor at pasilidad na mangangalaga sa kalusugan at kaligtasan ng mga ina. Narito ang Biyaheng Totoo ni Leigh Alves. Hindi madaling bumiyahe sa Dinagat Islands. Pero lalong di raw madali ang pagbubuntis sa isla. Anumang araw ngayong Marso, isisilang na ni Alma ang kanyang bunso. Pero gaya ng anim na nauna, malamang sa bahay pa rin daw niya ipanganak ang pampito. Sabi nila, high risk daw ako. Sa hospital daw. Aso, walang pera. Saan po ba yung pinakamalapit na hospital sa inyo? Loreto. Paano po nakakapunta sa Loreto? Sa sakay ng pambot. Mm-hmm. Walang pera na hindi makapunta doon. Minsan na kasing namatayan ang anak si Alma. Dito lang maampat ang kanyang pangamba. Nahirapan. Hanggang ngayon, walang pera. Pero makahanap man ng pera pang pa-ospital, di pa rin tiyak ang kaligtasan ng 37 taong gulang na ina. Yung operational lang is Albert Disick Hospital and Loreto Disick Hospital. Apa? Ang problema sa Loreto Disick Hospital is isa lang doktor. Uh-huh. Hindi niya pwedeng continuous yung duty niya for one month. Kailangan din niya mag-rest. Kaya may time na walang doktor din doon. Sa buong Dinagat Islands, anim lang ang doktor ng gobyerno. Kaya bawat isa sa kanila, kung tutuusin nakatoka sa mahigit 18,000 pasyente, na dapat sana'y hindi lalampas ng 1,000. Kung kaya't marami pa ring ina ang nanganganak sa sariling sikap, kung di man sa tulong ng manghihilot, kung kaya't ito ang probinsyang may pinakamataas na porsyento ng mga inang namamatay sa panganganak. Kaya naman ang pagdating dito ng mga kumadro ng gaya ni Grace, parang ulan sa mahabang tag-araw. Tuwing kailan lang po pumupunta yung doktor? Minsan isang bisis, isang buwan, isang wala. Talungsod sila nakatean. Nurse? Wala rin. Sabi niyo po kanina ayaw mag-destino dito ng mga doktor, mga nurse? Mahirap kasi ma'am, kasi malayo. Gaya ni Alma, problema rin ng maraming ina sa buong bansa ang kawalan ng ospital at mga health professional. Apat sa kada 10 buntis, nanganganak pa rin sa tulong ng traditional na hilot. 6 sa 10 sa mga bahay pa rin nagsisilang. Ang Pilipinas tuloy, 74 pa rin sa mga may pinakamataas na maternal mortality rate sa buong mundo. Sa panahon ngayon, sa gitna ng makabagong teknolohiya at nakamamanghang bilis ng mga pagduklas larangan ng medisina, ang pagkamatay ng kahit na isang ina o ng kahit iisang bagong silang na sanggol, kung tutuusin, madami na. Kaya marahil sa mga ganitong dahilan, nananatiling isa sa mga pinakakawawang sektor ang mga kababaihan sa ating lipunan. Isulat niyo po yung mga pangangailangan niyo bilang babae po, na sana po isipin din ng mga botante na ito yung mga kailangan ng mga kababayan natin. Tulungan kami, trabaho yung asawa ko, anak ko magpag-aral, ako naman tumigil sa pag-aanak. Sa pamamagitan ng dalawang ballot box, sabi ko kay Alma, pipilitin kong iparating ang hinaing ng mga kababaihang gaya niya. Pero si Alma, bumuboto hindi lamang para sa kanyang kapakanan, kundi lalo na para sa kinabukasan ng kanyang isisilang na bata. Ako si Leigh Alves. Ito ang aking Biyaheng Totoo.